Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Malacanang na wala ng sintomas ng COVID-19 at maayos na ang kalagayan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles na nakatakda ng matapos ang quarantine period sa Biyernes ni PBBM at kung wala nang makikita pang senyales ng COVID-19 ay maaari na itong lumabas. Nabatid din na binisita ito ng kanyang doktor sa kanyang tirahan noong Martes at naiulat na wala na itong respiratory distress tulad ng ubo at pangangati ng ilong. Dagdag pa ng kanyang doktor na maaari na itong bumalik sa face-to-face engagement at binilinan lang tapusin ang iniinom na mga gamot. Nagbabala si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Romeo Browner Jr. sa mga nalalabing miyembro ng New People's Army o NPA na huwag magdiwang dahil may sapat pang bala ang militar para sa kanila kung hindi sila susuko. Ito ang naging pahayag ni Browner matapos masunog ang ammunition storage facility ng 4th Infantry Division sa Camp Evangelista sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City noong Martes. Sa isang press conference sa 4th ID, sinabi ni Browner na umaabot sa 27.7 million pesos na halaga ng mga bala ang natupok ng apoy na karamihan pa ay 155mm howitzer rounds. Batid pa ni Browner na ang pangyayari ay hindi makakaapekto sa kanilang operasyon laban sa mga NPA. Samantala, kinumpirma pa ng militar na walang nangyaring foul play o break-in sa nangyaring sunog at isa lamang itong chemical reaction ng pulbura na nagresulta sa pagsabog. Inanunsyo ng Commission on Higher Education o CHED na hindi requirement ang face-to-face classes para sa mga higher education institutions. Ito'y matapos maglabas ng pahayag ang Department of Education o DepEd na sisimulan na nila ang in-person classes para sa elementarya at sekundaryang mga paaralan. Paliwanag ni CHED Chairman Popoy De Vera na mayroon silang polisiya na nagpapahintulot na magdesisyon ang colleges at universities kung ipapatupad nila o hindi ang face-to-face classes dahil na rin sa COVID-19 restrictions. Ayon pa kay De Vera, hindi nila pwedeng i-require ang lahat na pumasok dahil mayroong mga eskwelahan ang nagpapatupad na ng flexible learning kahit wala pang pandemya. Dagdag pa niya na karamihan din sa mga higher education institutions ay mas pinili ang flexible learning. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.